Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. May isang oras na si Annika sa private kitchen niya. Doon siya nag-i-experiment ng mga bagong tinapay at cakes at nagbe-bake na rin tuwing may oras siya. May kalahating oras na yata niyang nilalamas para sa gagawing malunggay pandesal. Pero dahil sa lalim ng iniisip, ay hindi niya iniinda ang nangangawit ng mga braso. Hindi niya sigurado kung ilang araw na siyang wala sa sarili. Pero alam niyang nagsimula iyon noong nag-usap sila ng ama ni Axel. Sana nga makabuti sa asawa ang plano niyang pagkasunduin ito at ng daddy nito. Nakikita at nararamdaman niya ang pagmamahal na inaalis nito. Maaaring hindi ito masamang idea. Yung isang naisip niya ang hindi maganda para sa kanya. Plano niya kasing dumistansya na kay Axel pagkatapos pagbatiin ang mag-ama. At ngayon pa lang, iniiwasan na niya ito. Hanggat maaari, sa ngayon pa lang, gusto niyang gumawa ng paraan na maanal ang kanilang kasal at hayaan itong mabuhay ng masaya. Kahit na ang pag-iwan sa kanya ay papatayin siya, kailangan niyang tanggapin na hindi sila dapat magsama. Nanginginig ang ibabang labi niya. Mabuti pa ay itigil muna niya ang paggawa ng pandesal. Total naman ay gabi na. Isa pa, sobrang lungkot niya ngayon. Baka ma-depress lang ang kakain niyon. Pero ayaw naman niyang masayang ang inihanda kaya itinabi niya para hayaan iyong mag-expand at isinet ang timer sa 15 minutes. Narinig niya may kumatok sa pintuan. Pasok. Bukas iyan. Ang kuya niya ang huling taong inaasahan niyang papasok doon. Annika. Kuya, napadaan ka. Pwede ba tayong mag-usap? Mukha siyang haggard. Oo naman kuya. Mabilis niyang sagot. Naghugas at nagpunas siya ng mga kamay sa kahinubad ang apron. Lumabas sila ng kusina at nang makasalubong niya ang panaderong si Mang Ben, ay inutusan niya itong asikasuhin ang malunggay pandesal sa kitchen niya. May problema ba kuya? Usisa niya pagkapasok nila sa kanyang maliit na opisina. Naupo silang dalawa sa couch, malapit sa desk niya. You don't look well, una niya dito. Hindi pinansin ang tanong niya. I can say the same for you, balik niya. Napabuntong hininga si Ramon. Nagkausap kami ni Axel. Alam ko na kung bakit ka nagpakasal sa kanya. Napariin ang hawak niya sa tela na suot na palda. I did that to help you, kuya. And Axel? Alam ko pero dahil doon, nalagay ka sa isang alanganing sitwasyon. Gagawin ko ang lahat para mabawi ka, Annika. Ginagap nito ang kamay niya. Kinausap po ang isang kaibigan ko. Sa kanila ako manghihiram ng pera. Isasauli natin kay Axel at kukunin kita sa kanya sa lalong madaling panahon. I'm okay, Kuya Ramon. Pero tila hindi ito naniniwala. Gamitin mo na lang ang perang galing kay Axel. Isa pa, utang iyon, hindi iyon bigay. Makakahanap din tayo ng pambayad. Pangungumbinsi pa niya rito. Umiling ito. No, you don't understand. Noong nagkausap kami ng lalaking iyon, sinabi niya sa akin na paiibigin ka niya at paglalaruan. Marahas itong huminga. Alam kong hindi ka magkakagusto sa kanya pero alam ko rin na hindi magpapatalo ang gagong iyon. So, I want you to be careful. Mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay niya at tumitig sa mga mata niya. I don't want you to get hurt. Naiintindihan niyang gusto lang siyang protektahan ng kapatid. Pero masyado nang huli ang babala nito. Matagal na niyang mahal ang asawa. Huwag mo akong alalahanin, kuya. Sabi niya, I'll be fine. Sumandal ito sa couch. Hindi ako makapaniwala na nagkaganoon si Axel. Ako rin. Hindi ko rin alam na magkakaganoon siya. Nadugtong ng isip niya.
Eto, iniabot ng kapatid sa kanya ang cellphone. Ilang araw na akong pabalik-balik dito sa shop mo pero lagi ka wala. Dahil nasa bahay ang cellphone mo. Ayaw naman kitang tawagan sa landline sa mansyon dahil baka magka-problema ka lang sa asawa mo. Bumuntong hininga si Annika at tinanggap ang telepono. Actually, tumakas lang ako ngayon. Ayaw niya akong papuntahin dito dahil baka raw magkita tayo. Mapait itong ngumiti. Talagang siniseryoso ni Axel ang paglalayo sa atin dalawa. Anyway, just call me if you need me. Tumango siya. Gagawin ko kuya. Ilang minuto pa sila nag-usap bago nagpaalam ang kapatid sa kanya. Inihatid niya ito sa labas kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Nang makaalis ang kuya niya, ay tumalikod na siya pabalik sa shop. Pero hindi pa siya nakakatatlong hakbang, ay bumukas ang pintuan ng isang kotse at lumabas doon ang asawa niya. That was Ramon. Anito nang makalapit. Matiim ang mga mata nito. Hindi siya makapagsalita sa dilim ng ekspresyon nito. We're going home. Hinaklit nito ang braso niya. Pero ang mga gamit ko, I'll send someone to collect your things tomorrow. Pambabara nito. Pinaupo siya ni Axel sa passenger seat bago ito umikot sa kabilang panig para sumakay sa kotse. Malakas nitong isinarado ang pintuan. Ramdam ni Annika ang bigat ng hangin sa loob ng sasakyan sa buong biyahe nila patungo sa mansyon. Nang makarating sa mansyon ay agad siyang hinila ni Axel papunta sa kwarto nila. At sa bawat hakbang nila, palapit sa silid ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Inilak agad nito ang pintuan pagkapasok nila sa silid. Anong sinabi niya sa'yo? Wika nito. Hindi niya masalubong ang tingin ng asawa kaya napako sa sahig ang tingin ni Annika. Kinumusta lang ako ni kuya. Kinumusta? Babawiin ka niya. Sinabi niya yun sa akin. So ano? Nagpaplano kayong dalawa kung paano niyo ako takasan? Napatunghay siya rito. Hindi. Mariing tanggi niya. Kinumusta lang niya ako. No. Sigaw ni Axel. Alam kong plano niyang ilayo ka sa akin. Namumutla ito at nanlalaki ang mga mata. Wala na sa mukha ni Axel ang galit. Pero ang nakikita niya, tila ito isang bata na nawawala. No, hindi ko siya papayagang gawin niya yun. Hindi mo ako iiwan, Annika. At hindi ako papayag na gawin mo yan. Malalaking hakbang itong lumapit sa kanya. Nakatitig ito sa kanya. Tila pinapahiwatig nito na gawin niya ang gusto nito. Hinapit nito ang baywang niya. Axel, sa garalgal na boses, sinabi niya, hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin, Annika. Mananatili ka sa akin habang buhay. Walang babalang yumuko ito para sakupin ang mga labi niya. Napapikit siya sa tamis ng halik na iginawad ng asawa sa kanya. Ramdam niya ang pangangailangan nito sa kanya. Habang sakop nito ang mga labi niya, naramdaman din niya ang pag-iingat sa hawak nito. At sa pagbuka ng labi niya ay mas lalong pinalalim ng lalaki ang paghalik sa kanya. Pinanatili nito ang mariin na halik sa kanya. Naramdaman niyang umangat sa ere ang mga paa niya at hindi nagtagal ay nakalapat na ang likod niya sa malambot na kama. Itinulak siya na matigas nitong katawan sa kama. Bahagyang tumagilid ang mukha, mapusok siyang tiningnan. Sumandal siya para halikan, muli na mas malumanay sa pagkakataong ito. You are mine, Annika. Bulong niya sa labi nito. Sabik niya itong hinalikan pabalik. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Dinilaan at dinilaan ang namumula niyang balat. Gumalaw ang bihasang mga kamay nito sa panloob ng palda niya. Hindi niya napigilan ang ungol na kumawala sa kanya. Axel! Sigaw niya habang tinutulak ito. I know, baby. You need me. And I need you too. Kumilos ito upang tanggalin ang pangitaas niya. Nakalmot niya ang likod ng asawa. Look at me, baby, he demanded. Pilit niyang iminulat ang mga mata. His hands moved faster and harder until she couldn't take it anymore. At sumabog sa 1,000,000 piraso. Nanghihina siyang napapikit. Pero agad ding napadilat nang umalis ito sa ibabaw niya.
Napaawang ang mga labi ni Annika nang makitang mabilis itong naghubad sa harapan niya. Naalala ni Annika na nasa palda niya ang kanyang cellphone. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ipinatong nito ang isa niyang binti sa braso nito. Nangangatal si Annika pagdating niya. Patuloy niyang ibinaon ang sarili sa loob niya sa mga malalalim na hagod. Humahagulhul habang siya ay sukdulang nararamdaman niyang ipinuhos nito ang mainit na binhi sa loob niya. He collapsed on top of her. Bahagyang kumilos si Axel at patigilid na humiga sa kama para hindi siya lubusang madaganan ng bigat nito. Hinanap ng kamay ni Axel ang kanyang dibdib. Marahan itong minasa habang hinanap muli ang mga labi niya. Nanatili siya sa ganoong posisyon habang nakapikit at tiyakap-yakap ang isa't isa. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako iiwanan. Sabihin mo sa akin, Annika. Mahina ngunit mariing sabi ni Axel. Napadilat siya at nakita ang pangamba sa mga mata nito. Sabihin mo, Annika. Madilim niyang sabi. Hindi kita iiwan. Mabuti. Ibinaon niya ang ulo sa leeg ng asawa at bumulong. Hindi kita papayagan kahit subukan mo. Nagisna ni Axel na nakahilig ang ulo ng asawa sa kanyang dibdib para itong isang anghel habang natutulog. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang pisngin nito at damhin ang malambot nitong labi. Nais niyang habang buhay itong masilayan tuwing gigising siya sa umaga. Kahit pa ang panahon ay makulimlim, parang laging may sinag ng araw kapag nagigising siyang kasama si Annika. Niyakap niya ito sa mainit niyang braso. Ganun din ang init nito. Hindi niya hahayaang mawala si Annika sa kanya. Gagawin niya ang lahat, manatili lang ang asawa niya sa tabi niya habang buhay. At para magawa iyon, kailangan na niyang kumilos. Binigyan niya ang asawa ng isang marinhalik sa noo, saka bumangon upang maligo at magbihis. Pagkalabas ng kwarto, ay agad niyang tinungo ang hardin, kung saan hula niya naroon ang kanyang ama. Dad, tawag niya rito. Mula sa dyaryo ay tumunghay ito sa kanya. Good morning, son. Sit down. May kailangan ka ba? Naupo siya sa harap nito. Magpapaalam lang ako. Pinag-iisipan kong dalhin ang asawa ko sa ibang bansa para sa aming honeymoon. Nangunot ang noon nito. Saan ang plano mo? Sa Spain, para na rin sana mabisita sina Lolo at Lola. Hindi kailanman naging malapit ang matatanda sa kanya, pero kilala ng mga ito ang pamilya ni Annika. Baka pwedeng ipaasikaso mo sa iyong sekretarya ang lahat ng arrangement para sa amin ng asawa ko. Itinupin nito ang binabasa at ipinatong iyon sa lamesa. Bakit parang biglaan yata? Paano ang mango farm? I'm getting old, Axel. Hindi ko na kayang pamahalaan ang lahat. Mayroon kayong mabubuting tao dito, Dad. Lahat sila ay masisipag at mapagkakatiwalaan. Maaaring pumalit ang manager ko, kaya sa tingin ko, wala kang dapat na ipag-alala. Ilang sandali itong natahimik at tila malalim na pinag-iisipan ang sinabi niya. Okay, I understand. Kailan ang balak ninyo? Nagkibit-balikat siya. I don't know, as long as possible. Umawang ang labi ng kanyang ama at nalaki pa na matinding pagtataka ang mga mata nito. Bakit pakiramdam ko may balak kang doon na tumira? May problema ba, Axel? Meron. Tumawa si Axel sa kanyang isipan. Wala, Dad. Anyway, hindi naman kami pwedeng magtagal doon. Bakasyon lang talaga. Napasandal ito sa kinauupuan at tumataman siyang tiningnan. Fine. Basta tumawag ka lagi rito. Ipapaayos ko na sa sekretarya ko. Papupuntahin ko na rin dito para makuha ang passport ninyong mag-asawa. Okay, Dad. Thank you. Aniya at tumayo na matapos magpasintabi dito. Nakahinga si Axel na maluwag. Pumayag ang daddy niya. Sana ay maging ganoon kadali ang lahat. Pansin ni Annika na sobrang abala ng asawa niya nitong mga nakaraang araw. Alam niyang masipag ito. Workaholic pa nga. Pero kakaiba ngayon.
dahil parang may hinahabol ito lagi kung ano-ano. Ngayon ay umalis ang lalaki kasama ang daddy nito dahil may kakausapin daw ang mag-ama. Nabaling ang tingin niya sa tumunog na oven. Kudyat iyon naluto na ang Spanish bread na ginawa niya. Nang macheck na golden brown na ang kulay ng mga iyon, kumuha siya ng mittens para kuhanin ang baking tray. Wow, mukhang masarap yan, Anika ah. Sabi ni Nanay Marisol, nakapapasok lang sa kusina. Nginitian niya ang matanda. Hindi na ako magpapakahambol, panay. Masarap po talaga ito. Inilapag niya ang tray sa mesa. Napatawa naman ang matanda. Talaga? Patikim nga? Sige po, pero hintay po muna nating lumamig ng kaunti. Hinubad niya ang mittens saka kumuha ng tongs at isa-isang inilagay sa isang basket na may wax paper ang mga tinapay. Gagawa ako ng inumin, iha. Anong gusto mo? Green tea po sana, sagot naman niya. Sige, saglit lang. Nagpakulo ito ng tubig at naglabas ng mga tasa habang siya ay inaayos ang presentasyon ng pagkain sa basket. Maya-maya pa ay nagsasalo na sila pareho sa tinapay at tsaa. Masarap! Masayang komento nito sa unang kagat. Tumango-tango siya. Oo nga po, masarap. Sino kaya ang gumawa nito? Bahagyang napatawa ang matanda. Walang halong biro, masarap talaga. Hindi ganito ang mga Spanish bread na nakain ko dati. Maswerte talaga si Axel sa iyo, iha. Hindi siya nakapagsalita sa narinig. Naalala ko, mahilig kumain ng mga gawa mong tinapay noon sina Elisa at Axel. Sila yung tumitikim at humuhusga sa mga gawa mo. Tuluyan ang nabura ang mga ngiti ni Anika sa pagbalik ng isip sa nakaraan. Pakiramdam ko nga po noon, suyang-suya na sila sa kakatikim ng mga tinapay ko, lalo na po si Axel. Mahina niyang sambit. Nako, duda ako riyan. Anang matanda, sabay iling. Hindi pa nga kapag may sunog kang tinapay, kahit iyon ay hindi pinapalampas ni Axel? Lahat ng binibake niya, perpekto man ang pagkakagawa o hindi, laging tinitikman ni Axel. Pupurihin ito iyon kapag masarap at kung hindi naman, i-cheer siya nito. Sabay sabing, galingan niya sa susunod. Lagi itong nasa tabi niya noon at handang gawin ang lahat mapangiti lang siya. Habang siya ay walang nagawa para rito. At ang tanging nabigay niya pa sa lalaki. Napabuntong hininga siya. Yes, he's a good guy. Mahinang usal niya. Ano yun, iha? Napadako ang tingin niya sa matanda at maliit siyang ngumiti rito. Wala po. Muling kumagat ng Spanish bread si Nanay Marisol at parang batang ninamnam iyon. Masarap talaga ito, iha. Mamimiss ko to kapag nasa Spain ka na. Nabitin ang pagkagat ni Anika sa tinapay nang marinig ang sinabi nito. Ano po? Spain? Naguguluhan niyang tanong. Oo, Spain. Hindi ba't aalis na kayo bukas ni Axel para pumunta sa Spain? Ipinaayos na nga ng asawa mo ang mga gamit nyo. Nahulog ata sa sahig ang panganiya sa ibinalita ni Nanay Marisol. Spain? Aalis? Bukas? Wala siyang idea sa sinasabi nito. Naramdaman niya nag-vibrate ang cellphone niya sa pantalon niya. Kuya, nasambit niya pagkakita sa numerang rumehistro. Mabilis siya nag-excuse sa matanda bago pumanhik sa kwarto para doon sagutin ang tawag. Hello kuya, ano tong nabalitaan kung aalis kayo ni Axel? Sikmat nito. Para siyang pusang malapit ng manganak na paroon pa rito sa silid. Hindi ko alam. Kasasabi lang din sa akin ni Nanay Marisol. Ngayon ang tungkol doon, wala akong idea dahil walang sinasabi si Axel. Napahinto siya sa paglalakad at nasambunutan ang sarili. What was he thinking? She thought to herself, he's freaking insane. You need to come home. Ngayon na, Anika. Kailangan natin pag-usapan ito. Pero, kung hindi ka pupunta rito, ako ang pupunta dyan. Matigas na wika ni Ramon. Huminga siya ng malalim. Okay, pupunta ako dyan. Mabilis siyang umalis ng bahay. Nag-ingat na walang makakita sa kanya. Hindi rin siya nagpahatid sa driver para walang makaalam kung saan siya pupunta.
Pagkadating sa bahay nila ng kapatid ay sinalubong agad siya nito. Nasa mukha nito ang pagkabahala. Let's talk inside. Binati sila mag-ama ni Nanay Marisol pagkapasok nila sa mansyon. Gusto niyo na po bang magmerienda o magpahinga muna? Magpapahinga muna ako, Marisol. Bababa na lang ako mamaya para sa hapunan. Sagot ng ama sa kapumanhik sa kwarto nito. Ikaw, iho. Baling na matandang babae sa kanya. Ngumiti siya rito. Sa kwarto din muna ako, Nay. Ganon? Nag-bake pa naman din si Anika ng Spanish bread. Napailing siya sa obvious na panunokso nito. Magpapakita muna ako sa kanya, Nay. Taba nga naman, ayaw nito kaagad. Hala sige, puntahan mo na siya sa silid ninyo. Umakyat siya roon kanina, pagkatapos naming kumain. Bahagya pa siya nitong itinulak. Bilis na! Napatawa siya sa inakto na matanda. Opo, opo. Malapit na siya sa hagdanang tawagin siya nito. Natutuwa akong marinig muli ang pagtawa mo, iho. Nasa boses nito ang sinseridad. Muli siyang ngumiti rito. Ako rin ay. Umakyat na siya sa silid nila ni Anika. Pero madilim ang kwarto at wala roon ang asawa. Bukas ang bintana, maging ang mga kortina, ay nagtaka siya. Tiningnan niya pati ang banyo pero wala ang asawa roon. Bumaba siya para hanapin si Nanay Marisol. Nay, si Anika po. Kumunot ang noon nito. Wala ba sa kwarto niyo? Umiling siya. Wala po. Ikagagaling ko lang sa hardin. Wala din siya roon. Nasubukan mo ba sa study? Sa iba pang mga kwarto? Hindi pa po. Napabuntong hininga siya. Teka, baka pumunta sa kuya niya. Tumawag yata sa cellphone ng asawa mo kanina. Cellphone? Naalala niya ang pagpunta ni Ramon sa bake shop ni Anika. Nakaramdam siya ng pagpuyom sa sikmura. Muling bumalik ang takot na nararamdaman niya noong magising na wala sa tabi niya ang babae. Aalis po muna ako. Paalam niya. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya. Paalis ng kanilang mansyon.